Banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa pagtawag niyo po sa amin upang magkapagtipon po kami dito sa inyong harapan at magpupuri sa inyo sa inyong dakilang pag-ibig. Tinipon po ninyo kami sa oras na ito upang makinig po kami ng inyong banal na salita. Turuan niyo po kami, Panginoon, ng tamang daan na dapat naming lakaran. Ipakita niyo po sa amin, Panginoon, kung gaano kadakila ang pag-ibig mo sa amin. Kung meron po kaming mga bagay na hindi karapat-dapat bilang anak ng Diyos, tulungan niyo po kami na iwanan po namin ang dating pamumuhay namin na walang kabuluhan sa mundong ito. Naniniwala po kami na malapit na po yung pangalawang pagdating ng Panginoon. Maraming kaluluwa na minamahal po namin ay naliligaw pa sa kanilang mga sariling daanan. Gamitin niyo po, Panginoon, bawat isa sa amin dito upang may bahagi po namin sa kanila ang inyong dakilang pag-ibig. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. Mateo chapter 18 po. Mateo chapter 18, verse 21. Mateo chapter 18, verse 21. Hanggang verse 33. So from verse 21 hanggang verse 33. So basahin po natin ito. Salitan po tayo, salitan. So ako po muna, tapos kayo, one verse by one verse, hanggang verse 33. So 21. Pagkatapos, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit makakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapinto ba? Kaya't ang kaharian ng langit ay mahihahambing sa isang hari na nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. O, sabay-sabay kayo para marinig po natin. Palipasay, wala siyang maibayat. Ipinagutos ng Panginoon niya na siya ay ipagbili, pati ang kanyang asawa, ang mga anak, at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila ay makabayad. Dahil sa habak ng Panginoon sa alipin yun, siya ay pinalaya at pinatawat sa kanyang utang. Kaya naniluhot ang kanyang kapang alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita.
Nang makita ng mga kapaalipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanyang Panginoon ang lahat ng nangyari. Hindi ba dapat kang nahabak sa inyong kapangalipin kung paano nahabag ako sa iyo? From verse 21 hanggang 33, so ito po yung isang sikat na kwento. So doon dito sa bandang sa gitna, maraming baka ang tungupuan. So may init pa dyan? Baka may amoy. Okay po. Pag narinig po natin yung salitang utang, so mas madali po naintindihan po natin. Kasi yun po ang buhay natin sa mundo. Hindi ko makalimutan po yung sinabi ng isang brother sa akin dati, "Pastor, yung buhay namin dito ay mahirap kung walang utang." Kaya ginamit din po ni Jesus sa marami mga talinghaga. Kinukuha po ni Jesus yung mga story doon sa ating mga pangkaraniwang buhay. So kaya yung topic po natin ngayon, ay napakahalagang topic po ay para sa ating Christian living. Wala pong iba ito kundi yung pag-ibig. Pag-ibig o forgiveness, pag-ibig. So para may idea po tayo, so isa-isa. So tingnan po natin yung study po ito. Verse 21, pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, "Panginoon, makailang ulit makakasala ang aking kapatid laban sa akin? At siya ay aking patatawarin hanggang sa makapinto pa." Yung tanong po ni Pedro, hanggang kailan? Sabi po ni Pedro, hanggang kailan pa yung papatawarin ko yung mga kapatid? Yung kapatid dito ay brother or sister o kapwa. Yung kapitbahay, kapatid, sabi po dito. Makailang ulit makakasala? Makailang ulit makakasala? Ulit-ulit sa nakakasala. Kaya sa ating buhay, kapag yung ibang mga brothers, sisters nagkamali sa akin, masama yung sabi niya sa akin, yung kapitbahay, masama yung kanilang ginagawa sa akin, sinasabi sa akin, so umiinit po tayo, umiinit, nagagalit. Pag one time lang, isang beses lang, okay. Pero pag pangalawa, ganyan, masama din yung pasabi o ginagawa niya sa akin. So, yung mga galit na patong-patong ay sumasabok. Kaya hanggang kailan? May ilang beses na ito, ilang beses. Bakit pa ulit-ulit mo ginagawa mo yung parehong mga mali? Ganyan ba yung ugali mo? Bakit lagi ganyan? So parang ganun po yung tanong po ni Pedro. Makailang ulit makakasala ang aking kapatid laban sa akin? So sumama yung loob, saktan, tampo, okay? Mga, kung ganun, so siya ay aking papatawarin. Okay? Hanggang sa makapinto ba? Hanggang sa makapito. Mga 7 times, medyo mahaba yung pasensya ni Pedro kung hanggang 7 beses, makapito. Akala ni Pedro, sa pagsinabi niya ganito kay Jesus,
Akala ni Pedro na baka pupulian siya ni Jesus. Petong beses. Maganda yung pasensya mo, yung pagtitiis mo o pagtitiyaga mo ay maganda. Kasi po karaniwang tao po, so aabo pa tayo hanggang makapitong beses o dalawa o tatlong beses lang. Kailan po tayo sumasabok? Isang beses, agad sumasabok? Hindi po, sige. Okay, next time, wag na, next time, ulit, wag mo ulitin yan. Pero pag next time, ganun pa rin. So, umiinit, unti-unti. Kahit mabait man tayo, kahit mabain man kayo. Pero pag inuulit po nila yung parehong mali, so doon po tayo sumasabok. Doon po maubos yung ating pagtitiis o pagtitiyaga. Verse 22, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong pito. Okay. Pitumpong pito. So, tas tagalog, 77, di ba? 77. Pitumpong pito. 77. Sa Biblia po, pag narinig po, nakikita po natin yung number 7 sa Biblia, ito po yung number ng Diyos, God's number, number 7. Number 6 po, ano po yung number? Number 6 po ay number ng tao. Yung 6 po ay isang kulang sa 7. Kaya sa creation po, ilang araw po yung creation? 6 days. Tapos, ikapitong araw, rest day, nagpahinga ang Diyos. Yung number 6 po ay men's number, tapos, pero isang kulang. Lagi po yung mga number ng tao ay kulang. Kaya number 7, kompleto na, number 7, yun po yung meaning ng 7. Yung kompleto, yung perfectong number, number 7. Kaya 77, sabi ni Jesus. Sabi ni Pedro, 7, pitong beses. Pero sabi ni Jesus, kulang yan, kulang. 77. Parang hindi kaya po natin ito. Hindi kaya. So, paano? So, ilagay po natin dito yung tali, tapos pumunta po tayo sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5, verse 38. So, tingnan po natin yung pamantayan ng Diyos kung ano ang iniutos ni Jesus sa atin. Verse 38. Naririnig ninyo na sinasabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Anong ibig sabi? Mata sa mata, ngipin sa ipin. Pag sinuntok mo ako isang beses, ako rin susuntokin kita isang beses. Pag binali mo yung ipin ko, isang ipin, sige, isang ipin mo, babaliin ko. Sasaktan mo yung isang mata ko, sige, sasaktan din kita ng isang mata. Mata sa mata, ngipin sa ngipi. Okay? Dalawang suntok, tatlong suntok. Dagtak pa. Ganun po yung mga nangyari yung mga away, di ba? Sa una, tingin lang. Tapos yung salita, masamang salita. Tapos yung isang tulak lang, mga suntok. Dalawa. Tapos, hinahanap nila yung kutselyo. Ganun po yung mga... Kaya ito po yung sabi sa lumang tipan. Pero verse 39, uni sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanang ang masamang tao at kung ikaw ay
sampalin ng sino man sa kanan pisngi, kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanyang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Sinampal ka, kanan. Tapos, anong gagawin natin? Ito rin. Ganun ba? Ginagawa natin? Grabe. Galit, tampo, poot. Pag sinampal tayo ng kanan-kanang pisngi, kaya ba natin ito? Iharap sa kanya yung kabila? Ito rin. Makati ako dito. Paano ito? Parang ito malayo sa ating ugali. Verse 40. Kung ipagsaktal ka ng sino man, akunin ang inyong baro, ibigay mo din sa kanya ang inyong balabal. May kaso sa Cortes o sa barangay. Gusto niya kunin inyong mga baro? Ano po yung baro? Kung gusto niya kunin yung baro mo, sige, ibigay. Dagdag pa doon yung balabal mo, ibigay. Paano ito? Verse 41, kung may sino mang pumilit sa inyo na lumakad ka ng isang milya. Isang milya po ay 4 kilometers. 4 kilometers, isang mile. Sa English, isang mile. 4 kilometers po ay isang oras na lakad. Paglakad po tayo, 1 hour. Okay, lakad, 1 hour. Yun po yung isang milya. Malayo po o hindi? Sa ganitong init, kaya ba natin lumakad 1 hour? Isang oras lakad tayo? Siguro, pag isang oras lakad tayo, darating pa sa tinurik. Lumakad ka ng 2 milya ng kasama niya. Kung pumilit siya sa iyo na lumakad ka ng 1 mile, idagdag pa doon 2 miles. Kaya ba natin? Verse 42, bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig humiram mula sa iyo. Verse 43, naririnig ninyo na sinabi, ibigin mo ang inyong kapwa at kapupuutan mo ang inyong kaaway. So verse 44, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Uni, sinasabi ko sa iyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusik sa iyo. Ganito po yung level ng pag-ibig na hinihingi ng Diyos sa atin. Okay? Pag sinampal ka sa kanan pisngi, iharap mo sa kanya kabila nakangiti pa smile. Pag pumilit sa iyo 1 mile lakad, sige, 2 mile, sasama ka ang kita. Pagkukunin niya yung baro sa'yo, idagdag pa doon yung balabal sa'yo. Love your enemy. Yung enemy. Paano natin silang ibigang? Yung enemy. Kahit kapwa, kahit hindi sila enemy, kaaway, kahit kapwa, family, nagagalit po tayo. Sila po yung pinapagalitan po natin, sumasama yung loob natin madalas dahil sa mga family, dahil sa mga kapwa, kapitbahay. Pero paano naman maibigin yung mga kaaway? Enemy. Umuusik sa akin. Hindi po ito. Yung ganitong uri ng pag-ibig ay wala sa atin. Kahit hinahanap po natin yung ganitong pag-ibig sa atin, wala. Wala. Ito po ay pag-ibig ng Diyos. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Kaya, para sundin po natin
Para so, itupat po natin ganitong mga pag-ibig, kailangan po natin tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Okay. Pumunta po tayo sa gilid sa Lumang Tipan, Exodus chapter 21, verse 24. Exodus chapter 21, verse 24. Lumang Tipan, Exodus chapter 21, verse 23. Babasahin ko po mga ilang talata dito. Subalit kung may anumang pinsala sumunod, magbibigay ka nga ng buhay para sa buhay. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, paso sa paso, sugat sa sugat, hagupit sa hagupit. Okay. Ito po yung lumang tipan, lumang tipan. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, okay, kamay sa kamay, sugat sa sugat, hagupit sa hagupit, isang suntok. Ikaw rin, magsuntok. Pero iba po sa bagong tipan. Iba po sa bagong tipan. Kaya kung ganito lang po, kung ganito pa rin po ginagawa po natin, lasa lumang tipan pa rin kayo. Kung ganito po yung ginagawa natin, mata sa mata, ngipin sa ngipin, hagupit sa sagupit, kung masama yung salita mo sa akin, ako din masama. Pag grabe yung ginawa mo sa akin, ganun din, gagantiin kita, gagantian. Kung ganun po yung ating puso, nasa lumang tipan pa rin kayo. Nasa lumang tipan pa rin. Hindi pa kilala ang tunay na pag-ibig. Hindi pa kilala tunay na pag-ibig. Yung pag-ibig ng Diyos ay ibang klase. Ibang klase. Okay. Hindi conditional. Kaya balik po tayo sa Mateo chapter 18. Verse 23. Kaya ipinaliwanag po ni Jesus kay Pedro. So para maintindihan po ni Pedro at hanggang para din sa atin, anong uri ng pag-ibig ay natanggap po natin mula sa Diyos? Okay. 23. Kaya't ang kaharian ng langit ay mahihahambing sa isang hari na nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimula na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nakakautang sa kanya ng 10,000 talento. Okay. So, accounting po ito, accounting. Inihaharap po ng may-ari yung kanyang mga alipin na may utang. Okay. Para bayaran. Iniharap po ng Panginoon, ng boss, ng isang alipin na may utang, magkano po? 10,000 talento. Okay? 10,000 talento. Magkano po ito? 10,000 talento? Sobrang laki po ito. Sobrang laki. 10,000 talento. 10,000 o talento. Magkano ito sa isang talento? Isang talento, ito po yung one talent, isang talento ay 6,000 denario.
Denario. Makano po yung denario? Yung kailangan po dito yung math. Isang denario po ay one day labor. Isang denario, isang araw na labor. Magkano po yung labor one day? 600. 600. So 600. Kaya times 600 pesos. Kung ganun, mga ilan po ba ito? 10,000 times, okay? 6,000 times 600 pesos. Kaya total, sino po yung magaling dito sa math? Ilan po ito? 10,000 times 6,000 times 600. Ito po, 36 trillion pesos. 36 trillion pesos. Kaya ba ito bayaran? Kaya ba ito bayaran? 36 trillion pesos. Okay. Di ko po nakasulat po dito kung paano ganitong kalaking utang. Pero 10,000 talento, gaano ang kalaki? Mahalaga po dito. Sa tingin ko po, sa storya na po ito, sa itong storya, 10,000 talento, ito po yung dapat maunawan po natin mabuti. Okay. Kung gaano kalaki yung utang niya, dahil yung storya na itong alipin ay storya natin. Ganong kalaki po yung utang po natin sa Diyos. Bakit po nagagalit po tayo minsan? Bakit madali po tayo nag-judge o humahatol sa iba? Bakit may konting problema nakikita po natin sa ibang mga kapang brothers, sisters, galit agad? O tampo agad? O complain agad? Dahil madalas po nakalimutan po natin kung gaano kalaki po yung kasalanan po natin na napatawad. Medyo okay na ako. Kaya nga, madalas po tayo humahatol sa iba o humuhusga sa iba. Medyo okay ako. Grabe sila. Lagi pong ganun mga takpo ng isip. Tingnan po natin kung anong ginawa ng itong alipin. 10,000 talento. Tandaan po natin, 10,000 talento yung utang na itong alipin. Palipasay, wala siyang maibayad, verse 25. Palipasay, wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya ay ipagbili pati ang kanyang asawa, mga anak, ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila ay makabayad. Ito po yung unang utos. Bayaran mo lahat. Ibenta mo yung mga asawa mo, yung mga anak mo, lahat ng mga ari-arian mo, ibenta lahat. Yung lupa, bahay, lahat. Bayaran mo. Yun po yung unang utos. Okay, unang utos. Pero hindi kaya. Hindi kaya. Verse 26. Dahil dito, nanikluhod ang alipin na nagsabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako, babayaran ko lahat sa iyo. Dahil sa habak ng Panginoon, sa alipin yon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Okay. So, nanikluhod. Luhod. Yung alipin. Tapos, sabi niya, yung Lord, boss, pasensya. Pagpasensyahan mo ako, babayaran kita.
Paano? 36 trillion pesos. Okay. Nung nakita po ng boss, nung nakita ng boss yung kawawang alipin na laluluhod, tapos nakikiusap, doon po may awa. Naawa siya sa kanyang alipin. Kaya ano po yung ginawa ng boss? So, sige, pinatawat na. Wala nang utang. Okay. Wala nang utang. Alam niyo po ba, ito po yung storya ng ating salvation. Ganito po tayo na save. Ganito po tayo na ligtas. Okay. Karapat dapat po ba tayo sa langit? Okay. Nararapat po ba tayo sa langit? Gumagawa ba tayo mga mabuti na nang sapat para makarating sa langit? Hindi po. Hindi po tayo narapat sa langit. Yung ating kasalanan, ipinanganak tayong makasalanan, tapos yung buhay po natin ay punong-puno ng kasalanan sa isip, puso, at gawa. Okay. Kaya alam po natin yung mga Bible, mga utos ng Diyos, ang pungutos, alam natin. Kung alam, dapat sumunod. Pero hindi sumusunod. Malayo po yung ating takpo ng isip sa kalooban ng Diyos. Yung plano ng Diyos, malinaw na po sa Biblia, pero yung ating sariling plano, sariling pangarap, yung mga concern po ng ating buhay ay makalupang bagay lang. Yung mga paano trabaho, paano yung mga anak ko, paano yung mga yung bahay, so yun po yun lang po yung concern po natin. Kaya hindi po katulad po ng isang tax collector na nanalangin sa Diyos na nagsabi, Panginoon, mahaba ka sa akin na isang makasalanan. Dinadakupan niya yung kanyang dibdib at humingi ng awa sa Diyos. Siya po ay naligtas, tax collector. Parang ganun po. Pinalayas, pinatawat sa kanyang utang. Okay. Hindi po niya nabayaran yung utang. Pero bakit? So, pinalaya. Dahil sa awa ng boss. Dahil sa awa ng boss. Wala po siyang anumang trabaho na ginawa. Dahil sa awa ng boss, pinalayas. 36 trillion pesos. Verse 28, pero ito po yung problema. Verse 28, unit ang alipin din yon sa kanyang paglabas ay natakpuan ang isa sa mga kapanyang alipin na nakautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal, at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Grabe, di ba? Grabe. Pinatawat siya kanina. Pinatawat siya ng boss kanina, 36 trillion pesos. Pero habang lumalabas po siya, natagpuan po niya yung isang kapanyang alipin may utang sa kanya. Ilang, makano po yung utang? 100 denaryo. Magkano po mga pag 1 denaryo, isang 1 day labor, 600 times 100, 100, 600 times 100 ay 60,000 pesos. 60,000 pesos. Yung utang niya kanina, 36 trillion pesos pinatawad. Pero yung utang ng kapwa niya sa kanya, mga 60,000 pesos, ayaw niya mapatawad. Kaya sinunggaban niya ito, sinunggaban? Ano po? Sinunggaban?
Sinunggabal, hawak, tapos sinakal, sabihin, bayaran mo yung utang mo sa akin, grabe yung ginawa mo. Hindi siya marunong magpatawad. Siya naman pinatawad ng boss. Pinatawad siya kanina, pero siya mismo hindi marunong magpatawad. Ito po yung problema. Yung mga kapatid, meron ba sa puso mo na hindi pa pinapatawad? Ay, ayoko pastor, ganung mga tao. Grabe yung ginawa niya sa akin, grabe yung sinabi niya sa akin, masama yung loob ko. Ayoko siya patawarin. May tampo ka ba sa puso mo? Okay. Kung ganun po, tandaan po natin kung makano pinatawad ng Diyos sa atin. 10,000 talento. 36 trillion pesos. Sobrang laki po yung awa ng Diyos sa atin. Okay. Hindi po natin maipaliwanag, hindi po natin ma-imagine kung gaano kalaki, kaluwag, kalalim, kalawag yung pag-ibig at yung kahabagan ng Diyos sa atin. Ganong kalaki yung pag-ibig. Na-receive na, natanggap na. Kaya masaya na tayo. Salamat sa Diyos. Ligtas na ako, born again na ako. Pagkatapos, habang tumatagal po tayo sa mundong ito bilang isang Kristiyano, yung mali ng kapatiran, konting mali ng kapatiran sa akin, galit agad. Tama po ba ito? Tampo agad. Complain agad. Tama po ba yung ating ginagawa? Bilang isang Kristiyano na tumanggap ng sobrang laking pag-ibig ng Diyos. Hindi tama. Kaya 29 po, kaya nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na magsasabi, pagpasensyahan mo ako, babayaran kita. Yung kapwa niyang alipin, ganito po, pasensya na, pasensya, babayaran kita, pasensya na. Bigyan mo ako ng mga 1 week, 2 weeks, 1 month, pasensya. Kanina, ito po yung sinabi niya kanina sa kanyang boss. Pagpasensyahan mo ako, babayaran kita. Pinalayas siya, pinatawad siya ng boss. Pero ngayon, yung kapangalipin na may utang, isang daan denaryo, nakiusang ngayon, pagpasensyahan mo ako, babayaran kita. Dapat the same. Dapat yung ginawa niya, yung parehong ginawa ng boss. Sige. Okay lang. Yung sobrang laking utang ko sa boss ay pinatawad niya. Pinalayas niya ako. Pinatawad niya ako kanina. Kaya yung utang mo sa akin, okay lang. Okay. Dapat ganun din. The same. Verse 30, unit, ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapangalipin hanggang sa mabayaran ito ang utang. Ayaw niya patawaran. Ayaw niya patawaran. Kaya ipinabilanggo ang kapangalipin. So, bilanggo. Madalas po, may bilanggo sa ating puso. Sa ating puso po, may bilanggo. Bilanggo. Kulong. Kaya yung mga taong nagsasalita ng masama sa akin, so inilagay natin sa bilanggo. Yung mga tampo, galit. Pag nakita po ng Diyos, ganun yung ating ginagawa, anong sasabihin ng Diyos sa atin? Verse 31, nang makita ng kapangalipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis siya, isinumbong sa kanyang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya pinatawag siya ng kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon, sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang maghabak, nahabak sa inyong kapangalipin kung paano nahabag ako sa iyo?
Naawa ako sa iyo, kaya ipinatawad ko sa iyo lahat ng utang mo. 10,000 talento. Ipinatawad sa iyo lahat. Hindi ba dapat, ganun din ang dapat mong gawin sa inyong kapwa? Malinaw na po yung lesson po dito. Malinaw na po yung lesson. Kaya, kung meron pong, kung masama po yung ating loob, laban sa mga kapwa, mga brothers, sisters, o sa mga kapitbahay, sa mga family, isipin po natin, huwag natin makalimutan kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Pumunta po tayo sa Unang Juan chapter 4. Unang Juan chapter 4. Verse 7. Unang Juan chapter 4 verse 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ipinanganak ng Diyos. Ano po yung evidence? Ano po yung evidence na ligtas na ako? Okay? Na saved na ako? So, yung bunga, di ba, dapat may bunga. Kung na-save na, kung ligtas na o na-born again na, anak ka ng Diyos, mabuting bunga. Kung ganun yung mabuting puno, kung ganun po yung bunga ay mabuti. Okay. Yung puno ng mangga, yung bunga niya, santol. Pwede? Yung puno, mangga, pero bunga, santol. Pwede? My name tag, ako mangga. Apple mango. I am apple mango. Pero yung bunga niya, santol. Anong nangyari? Yung bunga po ay evidence, bunga. Okay? Kaya sa mga siyam na bunga ng Holy Spirit, ano po yung number one? Love. Pag-ibig. Love, joy, peace, patient. Okay. Kindness, goodness, so gentleness, long-suffering. Yun po yung bunga ng Holy Spirit. Yun po ang bunga ng salvation. Ligtas na ako. Yung ibig pong sabihin ng salvation ay tumanggap na ako ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig, unconditional love. Ano po yung pag-ibig ng Diyos? Di ba yung pag-ibig ng Diyos, kung hindi pa malinaw po sa iyo yung pag-ibig ng Diyos, isipin po ninyo yung cross ni Jesus, yung kamatayan po ni Jesus. Kung ano po ang ginawa ni Jesus para sa akin. So, ang bawat umiibig, ay ipinanganak ng Diyos. Bawat hindi umiibig, anong ibig sabihin? Bawat hindi umiibig, ay may question. Lahat po ng mga ipinanganak ng Diyos ay umiibig. Bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos. At nakakakilala sa Diyos. Kilala ang Diyos. Kasi ang Diyos po ay pag-ibig. Ano po yung dalawang katangian ng Diyos? God is love. God is good all the times. God is good, God is love. Kabila, God is just, justicia. Dalawa po yung mahalagang katangian ng Diyos. God is love. God is just. Okay? Kaya,
yung evidence ng ipinanganak na Diyos, ipinanganak na muli, ay dalawa rin po. Yung bunga ng pag-ibig, bunga ng holy life. Holy life. Kaya isang Kristiyano po, pagligtas na po, mula nung ipinanganak po siya sa pamamagitan ng yung gospel, ebanghelyo, unti-unti, habang tumatagal po siya sa Christian living, lumalago siya sa pag-ibig. Dati, agad mga galit, agad tampo, agad just mga hostage, humahatol, complain. Dati, baby Christian pa noon, baby Christian. Pero habang tumatagal po, may changes. Kasi yung Holy Spirit ay nasa loob, gumagabay, tumutulong, tapos yung pag-ibig ng Diyos ay nasa aking puso. Ganitong ka-miserable na sinner ay pinatawad ng Diyos. Yung kasalanan na katulad ko, okay, hindi karapat-dapat sa langit, matigas yung ulo, okay, lahat ng mga yung ugali, yung pananalita, puro matutulis. Hindi ako karapat-dapat sa langit, pero ganitong kasalanan ay pinatawad ng Diyos. Okay. Kahit ganito ako, pero pinatawad ng Diyos. Unconditional pag-ibig. Kaya napuno sa puso yung pag-ibig ng Diyos. Kaya, kahit may yung kapitbahay, mga kapatiran ay gumagawa ng mali sa akin, maluwag na yung puso. Kaya, hindi gaanong kadaling umiinit, nagagalit. Lumuluwak. Halimbawa, yung mga dagat. Pag ihagis mo yung bato sa dagat, okay, konting ano lang, di ba? Parang mahirap mapansin. Pero, isang maliit na yung tipunan ng tubig, isang maliit. Pag ihagis yung bato doon, anong nangyari? So, maingay. Maingay. Kaya habang tumatagal po tayo sa Christian living, palawak na palawak yung ating puso. Palawak na palawak. Pagbaliktad po, pagbaliktad, paliit na paliit, malaking problema po yan. Konting mga problema, konting issue, mga galit agad. So, bali po yun. Dapat palaki na palaki yung ating puso. Verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya yung kanina, di ba, Matthew chapter 5, mata sa mata, ngipin sa ngipin, paa sa paa, kamay sa kamay, lumang tipan. Pero sa bagong tipan, anong sabi ni Jesus? Pag isampal ka, sampalin mo isang kanan pisingi, iharap mo sa kabila. Pumilit sa iyo na lumakad isang milya, dalawang mile, kasama ka. Paano ito mangyayari? Kung hindi pa nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, kung hindi pa na-save, kung hindi pa tumanggap ng masagalang biyaya at pag-ibig ng Diyos, imposible sundin yan, imposible. Pagsampalin tayo ng isang kanan, yung pisngi, galit agad, suntog agad, ipaparanggay agad, tatawagin yung polis. Pero yung Christian po, hindi po ganong reaction, Christian. Kung kahit may problema sa kapitbahay, sa mga kamag-anak, sa mga kapatira, sa church, iba na po yung mindset ng Christian. Dahil, pinatawad na tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Alam natin, kilala na po natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos.
Alam natin kung gaano kalaking pag-ibig ng Diyos tinanggap natin mula sa Diyos. Kaya maluwag na yung puso natin. Verse 9 po, chapter 4, verse 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pagkasinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa salibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga makasalanan. Verse 11 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Nararapat. Mag-ibigan din naman tayo sa bawat isa. Kung tayo ay inibig ng Diyos ng ganito. Anong ibig sabihin ng ganito? Kung inibig tayo ng Diyos ng ganito, anong meron doon ng ganito? Naging mayaman tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos? Hindi po, mahirap pa rin, walang kulang pa rin sa budget. Hindi po ito financially yung matter. Nang ganito, may trabaho po tayo dahil inibig tayo ng Diyos? Hindi po. Kahit ligtas na, so maaari po, walang trabaho, wala pang trabaho. Nang ganito, anong ibig sabihin nang ganito? Malakas po yung katawan natin dahil inibig tayo ng Diyos? Hindi po. Kahit sa mga Kristiyano po, may sakit pa rin. May sakit pa rin, malapit na mamatay sila. Ano yung ibig sabihin ng ganito? Inibig tayo ng ganito. Si Jesus. Namatay siya sa cross. Verse 10. Narito ang pag-ibig. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan para makapunta tayo sa langit. Hindi para mag-enjoy dito sa lupa, para hindi masaya dito sa lupa. Mahirap pa rin yung sitwasyon. Masakit pa rin yung katawan. Yung ba anak, pasaway pa rin. Yung asawa, lasinggero pa rin. Parang ganun pa rin yung sitwasyon, pero may pag-asa na. May pag-asa na pupunta ako sa langit. Yun po ang purpose ng pagpunta ni Jesus sa mundong ito, sa salibutan. Doon po napatunayan kung gaano kamahal tayo ng Diyos. Verse 10, narito ang pag-ibig. Hindi tayo umibig sa Diyos. Siya muna, ang Diyos muna umibig sa atin. Ito po yung mahalaga. Sino po yung maunang umibig? Tayo po o ang Diyos? Ang Diyos po ang maunang umibig sa atin. Hindi siya umibig sa atin sa salita lamang. Ipinakita ng Diyos sa atin yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng sakripisyo po ni Hesu Kristo. Doon po sa cross, napatunayan ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay ng Diyos yung kanyang tanging anak, buktong na anak. Kaya po po ng mga magulang po dito, ibigay yung mga anak mo sa Diyos. Mahirap po kayo niyan. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, di ba, pinag-aralan po natin yung storya po ni Abraham. Nung tinawagan siya ng Diyos, 75 years na siya. Matanda na. Lolo na. Pero sa binigyan siya ng Diyos, napakagandang promise. Gagawin kitang malaking bansa. Pero after 25 years na yung testing, yung struggle, so, natupan na po yung promise ng Diyos. Ipinanganak si Isaac. Yung tatay niya, 100 taon, tatay niya. Yung bata, 1 year na. Okay? Yung lula, lolo dito. Lola, lolo. Okay? Pag nakita niyo po yung mga apo, kamusta po kayo? Pag nakita niyo po yung mga maliit na apo, oh, masaya ka o hindi? Kahit pagod,
Pero pag nakita niyo yung mga maliliit na mga apo ninyo, masaya. Yung nanay at tatay, galit sila sa mga bata. Pero yung lula, lolo, galit po sila sa mga apo? Hindi po. Minsan lang, galit. Pero madalas, yung lula, lolo, nakangitin lang lagi, ay, apo, apo. Kasi walang responsibility po sila. Hindi po mabigat yung responsibility. Pero yung magulang, so mabigat po yung mga responsibility, kaya hindi po pwede lagi sumay. Nagtataas yung boses. Okay. Yung Abraham, 100. Si Isaac, 1 year old. Okay. Mga lumaki siya ng konti. Mga baby pa, ang cute. Sabi ng Diyos kay Abraham, ihandok mo yung anak mo sa akin. Sabi ng Diyos kay Abraham, ialay mo ang anak mo sa akin. So, mahirap ito sundin. Yung pinakamahalaga kay Abraham, okay, ay hindi po yung sariling buhay. Yung pinakamahalagang bagay, pinakamahalaga kay Abraham ay si Isaac. Okay. Mas mahalaga po si Isaac kaysa sariling buhay ni Abraham. Si Isaac ay number one lagi. Lagi number one si Isaac. Pero sabi ng Diyos, yung Isaac na minamahal mo, ialay sa akin. Sunugin mo. Okay. Minsan po mahirap maintindihan po natin yung utos ng Diyos. Pero si Abraham po ay sumunod siya. Sumunod, doon po na realize po niya na yun talaga yung isang testing. Yung subok yan, pagsubok, testing ng Diyos. Para malaman kung ano ang pinaka number one. Ang Diyos ba ay number one? O anak pa ay number one? O trabaho ba number one? Trabaho. Mahalaga po yan, kasi kung walang trabaho, walang pakain. Trabaho ba ay number one? O Diyos ba number one? Yung pag-aaral, yung study, yun po ba yung number one sa atin? O ang Diyos ay number one sa atin? May testing po ng Diyos. May testing. Kaya minsan, sabi ng Diyos sa akin, ibigay mo sa akin yung time, oras mo, ibigay. Yung trabaho mo, ibigay sa akin, ibigay yung trabaho mo. Yung pag-aaral mo, yung study mo, ibigay mo sa akin. Anak mo, ibigay sa akin. Anak mo. Gusto ng Diyos malaman kung sino ang number one sa atin. Dapat ang Diyos ay number one lagi. So, ibinigay ng Diyos yung kanyang buktong na anak, si Jesus. Alam po natin yung mga buhay ni Jesus. Okay? So, namatay siya sa cross. Ibinigay niyo yung kanyang sariling buhay para mapatawad yung ating kasalanan. Kasi yung 36 trillion na pesos ito, ito po yung utang natin. Ito po yung bayat ng ating kasalanan. Kabayaran ng ating kasalanan. So, 10,000 talento. Pero pinatawad na tayo dahil sa awa ng Diyos. Titus chapter 3, Titus verse 3. Titus chapter 3 verse 3, sapagkat tayo rin naman noon dati ay mga hangal, mga suwail, mga nanlilang
mga alipin ng sarisaring pangnanasa, kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasukulam-sukulam at napupuo sa isa't isa. Unit ng mahayag ang kabutihan at kaganda ang loob ng Diyos ay na ating tagapagligtas, verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa. Malinaw na po, di ba? Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa, trabaho natin o yung ating sariling kabutihan. Sa katuwiran, wala po tayong anumang mabuting gawa, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Katulad po ng boss dito, naawa siya sa alipin. Noong nakiusap yung alipin sa kanya, naluho, naawa siya. Yun po ang pinaka-pundasyon ng salvation. Pundasyon. Hindi dahil sa gawa. Okay? Hindi dahil sa gawa. Kundi dahil sa biyaya. Ito po yung tawag na biyaya, grace. Amazing grace. Yung amazing grace, yung kan-awid, alam po natin, kilala. Amazing grace, how sweet that sound. So bilang isang taong ligtas, kailangan po natin magmahal sa isa't isa. John chapter 13. John chapter 13 verse 34. John chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang sa inyo ay ibinibigay ko, na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahal din kayo sa isa't isa. Ito po yung bagong utos, New Testament, bagong utos. Di ba yung 10 commandments, 10 utos sa lumang tipan? Di ba dalawang kategori sa 10 commandments. From number 1 hanggang number 4 sa Diyos. So, love God, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Love your God. Pangalawa, love your neighbor as yourself. Ibigin mo yung kapwa mo, kagaya mo. Yung dalawang kategori. Parang pag-ibig din yung 10 commandments. Love your God, love your neighbor, pag-ibig. Ano po yung difference, ano po yung pagkakaiba ng 10 utos sa kayong itong bagong utos? Isang malaking difference po dito sa bagong utos, pansinin po ninyo, kung paano minahal ko kayo, ito po yung malaking difference. Minahal ko kayo, ganun din, magmahal din kayo sa isa't isa. Namatay si Jesus sa cross at nakita po natin sa cross kung gaano kamahal po tayo ng Diyos. Ito pala yung pag-ibig. Unconditionally, dati, yung dating ating pamumuhay, kilala po natin yung ating sarili, di ba? Kilala po natin yung ating sarili kung kamusta po tayo noon. Kung gaano ka mga kasama, makulit, pasaway. Yung ugali po natin, alam po natin, kilala po natin. Pero, minahal po tayo ng Diyos. Yung dating pamumuhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, sugat sa sugat, hagupit sa hagupit, yun po yung dating konsepto natin, dating pamumuhay. Pero si Jesus po,
Kahit, di ba, Isaiah chapter 53, nasugatan siya. Siya ay nasugatan. Hindi dahil sa kanyang kasalanan. Nasugatan siya dahil sa aking kasalanan. Binukpok siya, hinagupit siya dahil sa aking kasalanan. Ipinataw sa kanya ang parusa dahil sa aking kasalanan. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Unconditional love. Sa pamamagitan po ng latay, nilatigo siya, gumaling ako. Kaya alam niyo po ba makapagbago ng isang tao? Yung mga batas? Batas po ba makapagbago ng isang tao? Hindi po. Yung pag-ibig ay nagpabago sa atin. Pag-ibig. Kayong, bakit po nagpabago yung mga buhay Christian, yung buhay ng mga Kristiyano, bakit nagpabago? Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. Kaya kung paano minahal ko kayo, magmahal din kayo sa isa din. Sa verse 35, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. So, kung nagmamahal po tayo sa isa't isa, ito po ay mapapansin ng kapwa natin. Dati hindi ganun sila, pero ngayon iba. Pag nagmamahal po tayo sa isa't isa, sa family, sa kapitbahay, sa asawa, sa anak, mapapansin po nila may something happen, something change. Anong nangyari? Hindi ganun dati. Madaling mainitan, nagagalit, complain, mga judgmental mind. Walang salamat. Mahirap marinig sa bibig niya yung salamat. Pero ngayon, puro salamat. Salamat. Okay. Dati, madilim-madilim yung mukha. Madilim yung mukha. Lagi may ibon sa noo. Ibon. Pero ngayon, so, baka may loto. Baka nanalo siya sa loto. Nakangiti. Baka may ginto sa bahay. Gusto nila malaman kung anong nangyari. Yun po yung evidence. Dito, sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat ng mga tao na tayo ay Christian. Christian. Ito po yung pamumuhay Christian. Pero kung walang pag-ibig sa isang Christian, walang pag-ibig, ganun pa rin, katulad nung dati. Anong sasabihin po ng kapitbahay natin? Anong sasabihin ng kilala po natin? Ay, ganun pa rin. Minsan, narinig ko po ganung mga sabi ng magulang, ng mga high school dito. Minsan, narinig ko po ganun din yung mga asawa, okay, na hindi paligtas. Minsan, tinatanong ko po yung mga pag may visitation sa mga kapatiran, family na hindi paligtas, kamusta po yung magulang hindi paligtas, yung mga kabataan lang nag-church. Tinatanong ko po yung mga magulang, kamusta po yung mga buhay, kamusta po yung mga anak ninyo? Masunod rin ba sila sa bahay? Sumusunod ba sila? Gumigising ba silang maaga? Yun po yung tanong ko. Ay, Pastor? Yung tanghalian sila gumigising? So, bilang pastor, nahiya ako. Sumasagot pa rin?
So, naintindihan ko po, di ba, on the process tayo, hindi pwede agad-agad. Hindi pwede agad-agad mag-change po tayo. Nasa process po tayo. Pero, ano po yung lesson po doon? Inoobserbahan po nila, inoobserbahan po ng pamilya natin, yung mga kapitbahay natin, kung kamusta yung ating pamumuhay, inoobserbahan po nilang mabuti. Tinatingnan po nilang mabuti kung ano po, kung kamusta yung ating pamumuhay ng Kristiyano. Yun po ang evangelism. Evangelism. Yung pinakamahalaga po ay pag-ibig. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Love. Pumunta po tayo sa Ephesians chapter 4. Verse 31. Ephesians chapter 4 verse 31. Verse 31 and 32, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos kay Kristo. So, napakaganda po itong verses. Parang ito po yung mga kailangan po natin gawin sa slogan sa ating pamumuhay Kristiyano. Maging mabait kayo sa isa't isa. Yung 31 ay dapat alisin, 31. Yung pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri, alisin. Pati yung lahat ng kasamaan. Mobile Legend, burain din sa cellphone. Yung mga games, computer, yung mga cellphone games, purahin din natin, alisin. Okay? Tapos, punuin po natin yung ating sarili ng pag-ibig ng Diyos. Mas masaya ka doon. Mas masaya. Mas masaya. Mapuno po tayo ng pag-ibig ng Diyos, masaya. Yan po yung pinakamasaya. Kahit masama yung sabi po nila sa akin, dati, mata sa mata, ipin sang ipin. Pero ngayon, masaya, kaya hindi po kailangan yan. Hindi po kailangan gawin, mata sa mata, ipin sang ipin. Hindi po nagre-react, ganun katulad nung dati, dahil masaya, puno ng pag-ibig ng Diyos. Okay. Tapos, yung mga umuusik. Yung mga umuusik sa atin, yung mga nagsasabi ng masama sa atin, ay ipinapanalangin. Panginoon, hindi nila alam yung kanilang sinasabi, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So, ipinapanalangin po natin sila para maligtas rin po sila. Darating yung panahon na malalaman nila kung bakit ganito ako. Masaya pa rin. May aliw ng Diyos. Yun po ang dinaanan ni Jesus Kristo. Yun po yung buhay ni Jesus Kristo. Yun po yung prayer po ni Stephen. Okay? Nung binato siya ng mga Israelita, binato siya, di ba? Namatay siya, Stephen. Ano po yung kanyang prayer bago siya mamatay? Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. At namatay. Nung binato siya, hindi po niya binato yung mga bumapato sa kanya. Wala nang mga mata sa mata, wala nang ngipin sa ngipin. Pag-ibig lang. So, yung mga iniibig ng Diyos, ay umiibig sa kapwa. Tama po ba? Yung mga pinatawad nang Diyos ay nagpapatawad sa kapwa. So, yun po ang pinaka
Yan po ang yung ating testimony. Kaya ngayon po, pinag-aralan po natin yung isang alipin, unforgiving servant. Unforgiving servant. Yung utang po niya ay 10,000 talento. Sa ating panahon, 34 trillion na pesos. Pero ayaw niya mapatawad yung isang kapanyang alipin na may utang 60,000 pesos. Kanyo nung studya po yan? Studya po nating lahat. May story po yan, may story. Kaya tandaan po natin kung gaano kalaking kasalanan, kadaming kasalanan ay pinatawad ng Diyos sa atin. So, kaya sana po, habang dumadami po yung mga membro, minsan yung mga problema nangyayari, yung mga miscommunication, misunderstanding, yung mga bagay na mahirap maintindihan. So, pero huwag po tayo tumingin sa mga ganong tao o sa mga problema. Tumingin lang po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Tapos, lahat po tayo ay nasa proseso pa. Kaya patuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Unti-unti, magbabago tayo at lumalaki tayo sa pag-ibig. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Pinag-aralan po namin ngayon kung gaano kadakila ang pag-ibig mo sa aming Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pusong nagpapatawad sa kapwa, sa mga kapatiran. Kung paano minahal po kami ng Panginoon, kung paano pinatawad kami ng Panginoon. Palawakan po ang aming puso at isipan upang magmahalin po kami sa bawat isa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Okay po.